Kinumpirma ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na hindi na itutuloy ng United Kingdom-based biopharmaceutical company AstraZeneca ang planong magsagawa ng clinical trial sa Pilipinas. Ayon sa opisyal, sinabi ng AstraZeneca na sapat na ang kanilang hawak na datos o impormasyon at hindi na kailangan ang dagdag na pag-aaral. Una nang nag-apply ang AstraZeneca ng approval upang makapagsagawa ng Phase 3 clinical trial sa Pilipinas. Ito ang isa sa pinakakritikal na bahagi ng pagsusuri sa vaccine dahil sa bahaging ito ibibigay sa mas maraming tao ang bakuna upang mamonitor ang bisa at kung may mga side effect ito sa tao. Ngunit ayon kay Domingo, hindi maapektuhan ng pag-urong sa clinical trial ng AstraZeneca ang pagpasok ng supply ng vaccine sa bansa. Kinakailangan lamang na mag-apply ang kumpanya ng Emergency Use Authorization o EUA sa FDA upang ma-distribute at magamit sa Pilipinas ang kanilang bakuna. Sa ngayon, pinag-aaralan ng FDA ang aplikasyon ng dalawang kumpanya upang makapagsagawa ng clinical trial sa bansa, ang Clover Biopharmaceuticals at Janssen ng Johnson & Johnson. Samantala, tiniyak naman ng FDA na susuriin nilang mabuti ang mga bakuna na mag-a-apply ng EUA. Ito ay upang matiyak na hindi mangyayari sa Pilipinas ang insidente sa United Kingdom kung saan dalawang nurse na binakunahan ng Pfizer COVID-19 vaccine ang nakaranas ng allergic reaction. Gamit natin ito as batayan sa approval or disapproval, or if we approve, para makapag-set tayo din ng conditions or warnings in case kailangan na siya gamitin dito sa atin. Ayon naman sa Department of Health, bago bakunahan ng isang individual ay aalamin ang health history ng mga ito tulad ng allergic reaction sa mga pagkain at gamot. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.